Right, yan. So, isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan, ano? So, ngayon ho ang pang last day ng UN General Assembly. Okay, so ngayon nga ho, ano? Ngayon hong September 23, ito hong pang 77th UN session for the year 2022 hanggang 2023. At ito yung tawag nila ito, UNGA, no? United Nations General Assembly. From September 21 to 23, September 21 to 23, 2022. Okay? So, may napansin ako dito, no, mga kababayan, no, mga kaibigan. Okay? So, may napansin ako dito sa kabuuang pangyayari sa UN, lahat naman nagsalita, ilamag dumalo doon. Basta ang daming dumalo doon eh. Check natin. Basta ito yung ginanap sa New York. Basta ang dami mga nagsalita dito. Tinat sa Wikipedia. Wikipedia. Ayan. Basta ang dami nagsalita doon. Lahat na nagsalita. Ano, magkaroon sila opportunity para mga pagsalita. Ito yung napansin ko. Okay? Yung Pangulo ng Pilipinas na nagsalita dito sa UN, sa UNGA 77, or United Nations General Assembly, UNGA, ang may pinakamaraming, tawag doon, pinakamaraming views. Right? Ang Philippines, hanapin natin na, Philippines. Ano na lang natin? Pababa. Ang Philippines ang may pinakamaraming views. Even yung ito mismo, halimbawa ito, kung mapamasin nyo kung saan naka-hover yung ano, angat ko. Ito. Yan yung kung saan naka-hover yung aking mouse. Yan mismo yung live a day ago. Ito ho ay nag-garner lamang ng 86,000 views. Maging yung ngayon, yung live ngayon, ito ho yung final na kasi. Ito na ho yung pinaka parang wrap up na to eh. Ang kanyang ano lang, ito, live to. I think live ito ngayon. Ay, hindi na. 8 hours ago. Stream 8 hours ago. 59,000 lamang yung views. Right? So, ito. Daily wrap war in Ukraine. Ang views lamang is 3.5. Ito nga yung franchise. Morocco, first right. 804 views lamang. Okay? Portugal. Ayan. Yung mga, yan o, 707 1.2 views lang. Ito yung nakakamangha, mga kaibigan, no? Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Pati nga yung rap na to, daily rap, justice for minorities, climate action, 1.2. Pero pagdating sa Pangulo ng Bansang Pilipinas, mga kaibigan, drop natin. Ayan. Pagdating kay Philippines President addresses United Nations, kay Bongbong Marcos, mga kababayan, is 173,000 views sa loob lamang ng 2 days. Pinakamarami sa lahat ng mga nagsalita, ito, 2 days to. Ito si sa France, President ng France, 12,000 lamang. Ayan, Honduras, 2.1 sa 5.3 lang, 1,000. Ito, Espanyol, franchise, 2.1, 4K, 11K, napakalayo sa 170 plus. Ito, Colombia, 10,000 views. Right? Hanap tayo ng medyo makakadikit. Wala eh. Wala. Wala nga naka 40,000. Wala nga naka 50,000. Ang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, 173,000 views. Alright? So, kahit yung mga bago ngayon, ayan o. Pinalipas ko lang to eh. So, sabi ko kasi baka mayroon pang iba. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-popular na pinapanood sa YouTube pagdating sa YouTube channel ng eto, United Nations. Alright? 170. And in fact, no? Mayroon din dito yung ano eh. Blackpink. Andito yung Blackpink eh. Yan o. Pati yung shorts ng Blackpink, 3.9K views lang. Blackpink. Yan o. Blackpink. Yan ha, mga kaibigan. Blackpink yan. 6.3K views lamang 3 days ago. Samantala yung kay Pangulong Marcos so is 2 days ago pa lamang yon. Ito, 3 days ago, UN, 1.2, 580. Alright? Kung ito, 10 days to, 10 days na to, nakakalipas. Ayan. So, ibig sabihin, ang dami talagang nagkaka-interest doon sa, it could be,
sa person mismo, kay Pangulong Marcos. It could be sa kanyang pagsasalita. We don't know. Right? Ang dami. In fact, sa buong two months, balikan natin yung 2 months, ito yung pinakamaraming views. Oh, ito ha. 1 month ago na to. 1 month ago, 2.8, 4.2, 3.4. Ayan, no? 1 month ago, ang dami. Kahit sa buong 2 months na yan, ay 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, siguro ito yung pinakamadami. O 2 months na to. Ito, mayroon marami ito. 2 months na to eh. 349K views. Ito, madami na to. Alright? Pero, sa lahat ng mga nagsalita sa UN for the 77th United Nations General Assembly, ang daming nanood, nagka-interest sa speech, sa palabas, sa persona, sa sasabihin. Ito nga eh, no? Kahit itong Ukraine president, napaka-popular ito ngayon. Ukraine president addresses United Nations. Ang views is 35,000 lamang. Ayan, 35,000 lamang. And ano pa yung ano na dito? Ito, Korea. Korea, 23,000, 5.7,000, 4.9,000. Qatar, even yung Saudi Arabia na napaka-popular din na bansa. Saudi Arabia, ito bago eh. Ayan. Ay, Kuwait pala ito, Kuwait. Even yung Kuwait. Hundreds. 2,000. Okay? So, kita natin, ang dami nagkaka-interest pa rin. It could be interesado sa Pilipinas. It could be interesado sa sasabihin ng Pangulo ng Pilipinas. It could be interesado sa Pangulo mismo ng Pilipinas. Right? Ngayon, kung buksan natin to, babuksan natin ito mga kaibigan, ha? Ayan. Tapos, pag tinan natin, pause muna natin, tinan natin yung mga comments, by far, as of ngayon, 23 ng September, 1,756 comments. At karamihan dito sa mga komento na to, we Filipinos are proud. We Filipinos proudly we are the part of We Filipinos proudly we are the part of the United Nations relation. We are proud serving the good governance of our beloved President BB Marcos. Ayan, a speech that will make you speechless. What a brilliant president. Hindi ko alam kung sino-sino mga to peninsula. Snappy salute our beloved president. We Filipinos, the Filipinos. Ayan, and yet we are the fourth most vulnerable country. I'm calling China. Alright. A friend to all, enemy to none. What a speech. One of the most visionary speech in the modern, at least particular president, did not neglect UNCLOS entirely. Ang ganda, ang ganda ng mga feedback, ang ganda ng mga comment. A president that represents his people in a kind of president. Oh, iyan. Ayan. Proud Filipino because sa'yo, amin pinakamamahal na pangulo, so dahil sa iyo, because of you. I am not from Philippines, but as a world citizen, I am very, ito, Saligani. Ba't Saligani? Tingnan natin. Si Saligani ay, meron ba ito? Wala siyang ano. Saligani, sabi ni Saligani is, I am not from Philippines, but as a world citizen, I am very impressed with his very articulate and intelligent speech. His late father Marcos would have been proud of his son. Their brothers and sisters in the Philippines, he is a better leader than your last leader. All the best, may your country prosper more. And so, better leader than your last leader. So, I don't know kung ang sinasabi, most probably si Duterte ang sinasabi nito. Tinatamay mga comments. Thank you, appreciation. Thank you. Ayan. So far, what a great speech. Proud of you, sir. The future becomes... Ayan, so, I am proud American Marine, Philippine spouse. Ayan, so far, by far, no? Ayan, magaganda yung mga naging comment dito sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Alright? So, ano ngayon ang ano ko? Ano ngayon yung pinupunto ko? Wala naman. Nakaka-proud lang na ang daming interesado. I don't care kung ito yung mga kapwa lang ng Pilipino. But,
kung napansin natin yung ano doon, yung mga komento, meron mga hindi Pilipino na interesado or gusto makinig or interesado doon sa tao mismo, sa persona mismo, sa person mismo na ni Pangulong BBM, alright? So, ang dami. So, ibig sabihin, ang dami pa rin nakaka-interest sa Pilipinas, sa mga tao sa Pilipinas, sa kultura ng Pilipinas, probably, sa nagsasalita about sa Pilipinas at sa Pangulo ng Pilipinas. Right? Ang dami. Ayan. Ito, Morocco, 12,000. 12,000 yung sa Germany. Ito, muntik na makalapit, oh. Yung Democratic Republic of Congo. Ayan. 87,000. 2 days ago din. Pero wala. Ang layo. Sa 173,000 views for 2 days lamang. And kahit sa buong 2 months, yun ang pa rin ang pinakamaraming views pagdating dito sa YouTube site ng, sa YouTube channel ng UN. Grabe pa rin ang nagaka-interest talaga sa Pilipinas, sa mga tao sa Pilipinas, or sa popularity pa rin ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Right? Ito, yung Ukrainian president, 36,000. Alright? So, yun lamang. At, napansin din natin na may mga naglalabas na mga picture about dun sa speech ni Pangulong BBM na kesyo daw nag-walkout yung mga tao. Ay, ang pagkakaalam ko, Hondura yung sumunod sa kanya eh. Na-check ko rin. So, mayroon din akong pagkakaalam ko yun, Hondura yata yung kanyang sinundan eh. Na-check ko. Kung gusto nyo magkaroon na tayo ng content about doon sa di umano nag-walk out, di umano nag-alisan, at tanging kay Pangulong BBM lamang konti yung tao, hindi ho totoo yun. Kung gusto nyo magkaroon ng, gusto nyo ipakita ko yung content about doon, so mayroon ho tayong, ano, may na-check ko na rin ho yun. Alright? Ayun. So, yun lamang. So, ayan. I hope na dumating tayo sa punto na pero malabo. Ano yan? Mas malabo pa yan sa imposible. Yung talaga magkakaisa yung buong bansa, imposible yan. I don't believe sa ano sa ganyan na ano. Kahit sino pa maging pangulo, talagang mayroong mag-oppose pa rin talaga. From the beginning ng ating pagkasarinlan, from Emilio Aguinaldo pa nga, yung opposition talaga will exist. Pati sa mga tao. So, I just hope na itong si Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong magagawa, siya yung pangulo natin ngayon, we have to support him doon sa mga bagay na makakatulong sa atin. Yung maganda, papalakpakan, sabi nga ng ibang mga vlogger, at supportahan ho natin. Pero kung hindi naman maganda, tingnan natin kung anong pwede natin maging contribution. Right? So, yun. Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamaraming views pagdating sa UN United Nations General Assembly 2022, siya pa rin ang pinakamaraming views. Napakarami hong nagka-interest doon sa kanya. Sa kanyang sinabi at sa bansang Pilipinas. Ayan na. Dito muna tayo mga kaibigan. Thank you so much. Na kwento ko lang.